pag tatlong barya yung hinagis mo dito, unang coin, ibig sabihin, babalik ka dito. Pangalawang coin, ibig sabihin, magkakaroon ka ng pag-ibig. At pangatlo, ibig sabihin nun, ikakasal ka daw. Yes, I made it here in Vatican City. Nakita ko yung Santo Pap. Kaliwat kanan, ang ganda na nakikita ko mga architecture na parang, Lord, wow, so beautiful, so beautiful. Bed, this is my most ambitious journey. I will be traveling to 10 European countries and I will be sharing my experiences with you. So make sure to subscribe and like my videos. So you're ready, Bed? Tara, let's go! So ito ba yung ilang clips ba sa Florence or Firenze para sa mga Italians. Sobrang ganda ba ng Florence at hindi na talaga ako nag-vlog dahil una pagod na ako and pumunta lang talaga ako dito para mag-dinner at makita in person kung ano ba talaga yung magic na meron dito. Sobrang ganda ng kanilang domo. Ito meron ditong public concert, ganyan, public performances. And para akong nasa sinaunang panahon talaga sa paglalakad ko dito be sa Florence. Dahil saglit lang ako dito be, iniregalo ko na lang sarili ko yung pagstay ko dito. At ito, yung isa sa mga nakita ko talaga dito ang nagpamangha sa akin. Ang isang public opera show. Hi be, it's you Francis Candy and welcome back to my channel. So, for this video be, ito na ako sa loob ng tren. Pabiyahe tayo ngayon papunta sa Rome. Hindi na ako napag-vlog talaga dito sa Florence kasi sabi ko magkapahinga lang ako, ganyan. I'll give Florence to myself. So, masasabi ko sa Florence, ang ganda niya. Worth it siya puntahan. Sabi ng mga tao talaga kasi sa akin, parang, Francis, pumunta ka na Florence. Anong Milan? Mag-Florence ka. So, pumunta ako na Florence. Like, enjoy ako dito. Promise. Like, I get the same vibes of Prague here. Alam na nung nag-ikot-ikot ako. Nag-ikot-ikot ako dito, gamit ang bike. So, dug-dug-dug-dug talaga, grabe. Sabi ko sa inyo. Pero sa sulit, sobrang ganda ng simbahan. Yung kanilang domo dito, sobrang, ang laki, ang ganda. And, sobrang laki niya na nakaka-amaze. Ganon. So ngayon, andito na ako sa loob ng tren. And kailangan ko na mag-book actually na tutuluyan ko. And sana maaga pa yung pagdating natin doon, hindi super late para pagdiretso natin ng Vatican. Oh my God. Be, kung di mo alam be, ang Vatican is a country. Tinanggap sila binang UN. Okay, counted sila as the smallest state, a smallest country, smallest state in the world. Sa loob binang na Italy, may dalawang bansa, ang San Marino at ang Vatican City. Kung hindi ako nagkakamali. So ngayon, magbubuk na ako ng tutuloyan ko. And isip ko ngayon kung may nakalimutan ako sa pinanggalingan ko. Hopefully wala. Wow. Sa Rome, minimum ng mga hostel is 2 days. Gano'ng kalayo to.
1.7 kilometers ang layo ah. Hanggang umaandar na kami. Makikita nyo sa mga tren dito, meron silang mga table. May switch to ng alin. Ah, ito. Ayan o. Okay. Ayan. On. Ayan. That's it. And meron din dito ang saksakan ng charger. Ayan. Usually, pag may charger sa gitna. Me, I tried this one. No, that's for jacket. Naingit siya sa pag akit pa ba nung aking ano. Hi be, it's me, Francis Candy, and welcome back to my channel. Andito na ako ngayon be sa Rome, Italy. Yes, ito na yung ating pang ninth country and our fourth destination dito sa loob ng Italy. Andito ako ngayon be sa my Colosseum. So hindi na ako pumasok kasi pagod na ako maglakad. Hindi ko na nagawa yung intro ko kanina dahil nagmamadali ako na dumating ako dito parang 8 a.m. ganyan. Actually nagkamali pa ako ng baba, na parang baba ko dapat is sa Rome Termini ba pangalan, nakalimutan ko na. Eh, bumaba ako sa station before doon kasi naalimpungatan ako. So, pag narinig kong Roman na, takbo agad ako. Tapos na-realize ko na, isang station pa. Pero madali lang naman yung naging biyahe kasi meron namang metro doon lang sa ilalim. From there, iniwan ko na yung gamit ko doon sa inestian ko. Tapos, pumunta na agad ako ng Vatican City. As in, nagmamadali ako. Hindi na ako nakapag-vlog ng maayos. Sobrang ganda ng lahat dito. Parang ako naglalakad sa museum. Na kaliwat kanan, ang ganda na nakikita ko mga architecture na parang, Lord, wow, so beautiful, so beautiful. Nagmamadali talaga ako kanina kasi tuwing Wednesday, nagpapakita ang Santo Papa, and I'm so happy na parang nataon ba na Wednesday, andito din ako. So parang, sabi ko, oh my God, it's my chance to see the Pope. Problem ko lang, 9 di ba nagsimula yung Santo Papa? 10 yung tour ko. So, dali-dali akong pumunta sa St. Peter's Square. Nakinig ako ng message ng Santo Papa. Nag-video call ako kay Mama. Tapos, somehow naging sobrang emotional ako noon, to be honest. Kasi, dati ba pinapangarap ko lang eh. Natanong ko lang sa sarili ko, ano kayang pakiramdam ng umatendang ng mass? Hindi ko alam kung mass yung inatendan ko, pero ano pakiramdam ng mass sa St. Peter's Basilica? Kasi lagi napanood ko yung pag, di ba, nagpalit ng mga Santo Papa, ganyan. At saka ito yung Holy Week, yung mga ganyan, message of the Pope, na, oh my God, finally, andun ako, be. Nakarating ako ng St. Peter's Square. Sobrang laki, sobrang ganda. Parang up until now, alam mo yung, okay, nakarating ako doon. Ang galing. And then afternoon, nag-tour naman, nagmadali din ako, be. As in, natatakot nga ako sa pagbabay ko eh. And, ito, ayan, tama yan. Lapit ka. Mali na. Lumampas. Char. Alam mo yung, nagmamadali ako, be. Tapos, so nakarating na ako. Biglang, bawal mag-park. So hanap ako ng parking. Pawis ako hanggang sa nagsimula na lang yung tour. Ang hirap mag-tour, ang hirap mag-vlog sa loob ng tour. Kasi sobrang bilisan ng nangyari kahit dalawat kalahating oras yung tour, or supposedly it's 3 hours. So sobrang bilis na parang okay, ang nangyayari lang talaga is parang sabihin lang ng tour guide, eto yung ganito, bla 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 bla, o yan, magpicture kayo, o ito naman, ito yung ganyan, ganyan. Actually naka-amaze lang nga lang din ako, natatawa na lang din ako na parang ito yung poste na to, itong poste na to gawa to sa ano, tingnan yung sahig, tingnan nyo yung sahig, yung detalye na sahig, hindi lang yun, at tingnan nyo yung sobrang lahat. Parang gayahin ko yung next step ay nag-house tour ako. Char. Tour guide. Tapos kumain na din ako dito ng sobrang sarap. As in, itry nyo yung pag napadpad kayo dito sa Italy, yung linguine. Oo, linguine ate yung pangalan ng in-order ko kanina. Sobrang sarap. Seafood linguine ang sarap. So yung tour ko sa loob ng Vatican Museums, yes, museums be, kasi sa loob ng Vatican, meron silang 7 kilometer. Ang laki, ganun kalaki. And sa loob ng 7 kilometer na museum, merong 50 galleries.
So hindi kasha yung isang araw para makita ang lahat. Actually, hindi ko lang alam ilang araw ang dapat gawin niyo dito sa room kasi sobrang laki ng room. Para bawat kanto ba kasi ang gaganda. Sobrang bad trip nga ako kasi yung tripod ko naiwan ko sa Florence. And wala nga akong ginawang vlog sa Florence, nag-enjoy lang talaga ako. Naiwan ko siya, nagmamadali kasi ako eh. Naalimpungatan din. Ang hirap pag walang tulog. Dito, dito ako sa harap ngayon ng Coliseum. Hindi ko na plano pumasok kasi actually nagkamali na ako ng book. Ang nabook ko yung pang bukas instead of today. Tapos sobrang daming lakad. And parang i-reserve ko na lang muna yung tour sa loob next time. At least now, nakita ko siya. And samahan niyo pa ako sa lahat ng gagawin natin today. Marami pa tayo pupuntahan. Let's go! Pagod ako, medyos ko po. Woo! Be, Diyos ko, nakakahingal. Be, kakalakad ha, kapagod dito. Sobrang daming simbahan na pwede kong bisitahin dito, be, sa loob ng Roma. Pero po, nagbabos na ako ng simbahan muna, be. Kasi feeling ko, ang taas na ng ligtas points ko sa langit. Baka lumampas na ako, be, ng langit. So, mag-ikot-ikot na lang muna tayo dito. Naghahanap ako ngayon ng masasakyan na bike. Diyos ko po, mother. Ang init talaga. Malamig actually, be. Sadyang, pag kumikilos na talaga ako, pinagpapawisan ako ng bongga. At saka hindi ko naiintindihan talaga bakit ayaw minsan tanggapin dito yung card ko. Anyway, nakakatuwa mo makita itong Coliseum, no? Wow. Tsaka ito pa parating, nakakatuwa din makita. Ayan, no, sobrang nakakatuwa siya makita. Kaso may jowa. May jowa at hindi na nakakatuwa. Char. So, dito ako imbes sa harap pa rin ng Coliseum. Na-stress ako maghanap ng sasakyan ko. Gusto ko kasi mag-bike na lang or ano eh, lime. Kaysa mag-bus-bus. Ewan ko. Nag-enjoy kasi ako doon pag nakita ko yung lugar. So, umupo muna ako dito. Kala mo ang dami kong oras. Kakain muna ako ng pizza. Nagutom uli ako eh. Oo. At saka magro-rose-rose sa gilid ng kalsada ng Roma. Grazie. Dami turista, be. Isko po. Rose. Sarap ang lamig. Ito ba sa Europe, be? Lagi ang meron ganito, be. Parang itubig ko na to. Parang ginaya ko na yung lifestyle nila. Kaya sobrang nakaka-happy lang talaga, be, na I was able to experience this kind of lifestyle. Ako pa rin naman yung dating Francis. Diyos ko, nakarating lang ng Europe. I'm so happy. Like, I know in me na makakabalik na ako dito. Alam mo yun, in every country na napupuntahan ko, wala nang nag-travel ako ng Pakistan, Turkey. Alam mo yung, ang fear ko dati, first and last na yon. At yung last na yon, na parang takot ko na hindi na masusundan to. May parang, kaya ako nag-travel talaga is, hindi ko na magagawa to. Baka hindi ko na mabalikan, hindi ko na magawa. Pero ngayon, nag-iba, be, I felt so inspired na parang ang pakiramdam ko, this is just the beginning of everything. Yung ganun. Ito yung mga araw ng buhay ko na hindi ko iniisip yung bukas. Ang iniisip ko yung ngayon at saka yung konting mamaya lang. Oo, yung konting mamaya lang, yung paano yung gagawin ko, saan ako kakain. Living in the present talaga, living in the moment. Andun ako talaga ngayon. Yung ang iniisip ko, be, yung ilang oras na yun natutira sa akin. Kaya kailangan i-maximize ko, gawin ko yung mga bagay na best, todo, yung ganun. So ito yung mga days na hindi ko masyadong iniisip yung gastos ko. Alam ko sobrang gastos, pero hindi ko siya pinaproblema ng todo-todo. Kasi given na mamamroblema ako after.
Cover girl. Put bass in you. Ay, buongiorno. Si cafe, cases? Sandra? Ay, inilaban te. Kahit buntis. Bongga. Cheers, be. Ito na yung ating margarita pizza. So, sobrang init. Wow, I'm here in Italy eating margarita in front of the Colosseum. Na grabe, dati lesson ko lang yan sa school. Ngayon, hi Beshi. Hindi ko lang talaga siya pinasok dahil wala na akong energy maglakad-lakad. And I'm so happy na yun ang reason ko, di ba? Ang reason ko is wala akong energy maglakad-lakad. At ang laki ng pizza nila dito. Oh, wow. Wow. Screenshot mo to, Bel. So ayun be, andito pa rin ako, may nag-ikot ako. So mag-ikot-ikot ako with the bike. Sana mag-enjoy tayo sa view. Hindi ko alam paano ako maibablog with you yung pag-iikot ko. Dahil wala naman ako ditong maiipitan ng camera. Pero let's try. Maybe. Nahandahan lang tayo sa gigi. Diyos ko, sana hindi tumalasik ang kanyang lens dahil sobrang mauga ang hirap ng gate ng kalsada, cobblestone. Woo! Ayun na nga, sinabi ko na tumalasik na siya. So, kung meron kayo dyan nakikita ang view, edi bongga. Kung wala, ayan, yan ang realidad ng buhay. Honestly, nung una ako dumating dito kanina, I'm so amazed. As in, nga talaga ako, what? Ang ganda. Anyway, pagpatuloy muna natin tatay pag-ikot. So guys, nandito na ako be sa Pantheon. Ayan, so be, dito na ako be sa Pantheon. Parang Pantheon, no? Hindi siya masyadong amazing tingnan. At, ano ba? Hindi ko alam, may something siya na maganda naman siya. Pero parang ang dark niya, dahil ba siguro masikip yung mga katabi niyang lugar? Sa palagay ko lang naman yun, ha, compared sa mga nakita ko today, ha. Itong fountain na to, hindi pa ito yung sikat na Trevor Fountain na pwede ka mag-wish. Pupuntahan natin yun next. Wala na rin kasi akong energy talagang mag-ikot-ikot. Maubos yung oras natin kung mapasok ako sa loob ng mga museums dito. But it's so nice to see these museums live in person. Ang haggard ko na, be! Wow, sobrang daming tao! Ito na, be, ang Trevi Fountain. So ang paniniwala dito be sa Trevi Fountain is pag naghagis ka raw dito ng 3 coins, actually pag naghagis ka dito, ibig sabihin babalik ka daw dito sa Rome. Pag 3 barya yung hinagis mo dito, unang coin, ibig sabihin babalik ka dito. Pangalawang coin, ibig sabihin magkakaroon ka ng pag-ibig. At pangatlo, ibig sabihin nun, ikakasal ka daw. Wow! So susugal na ako nito be, ilalaban ko na to. Lahat na may papaniwalaan ko, in order lang na mangyari na ang mga plano. Sige, wait lang. Ilalapag ko na yung mga bit-bit ko, ha. Ang dami kong bit-bit eh. Kuala ko ng barya. May value ba? Paano pag peso? Ang mahal naman ng wish na to. May minimum?
as well. So ito na, meron tayong coin. Oh my god, ito na, itatapok ko na yung tres. Woo! Almost 200 pesos din to, no? Unang coin para sa pagbalik natin sa Rome. Pangalawang coin para sa pag-ibig. And pangatlo, para sa kasalan. Yeah, you have to throw it. Yeah. Ayun yung, may tanong yung sa harap ko. Ayun yung inspiration ng film na Three Coins in the Trevi Fountain. At saka na marami pang pelikula. Like, yung parang movie na Freaky Friday ata. Parang ganun. Anyway, eto na be. Nagawa ko na be. Ako, hintayin ko yun ah. Mga ilang taon din kaya. Sana naman hindi matagal ah. Bago sana ako mag-expired. I mean, expired ng freshness. At dumating na nga ako, be, sa nakamamanghang lugar ng Rome. Hindi ko na talaga ito na-vlog ng maayos dito at this time kasi nagmamadali talaga ako dahil kailangan kong pumunta ng Vatican para mahabol yung papal mass at mapuntahan yung aking Vatican City Tour. Yes, be, ito na yung ating 9th country sa Europe. Ang Vatican, ang bansa sa loob ng bansa ng Italia. Sobra akong na-mesmerize sa loob talaga bin ng Vatican, lalo na nung nakita ko, hindi man up close but personal, ang Vatican City at marinig in person ang boses ng Santo Papa. Yes, I made it here in Vatican City. Nakita ko yung Santo Papa dun sa gitna, pero lumayo na ako kasi bawal mag-ingay. Thank you, Lord. Sobra akong natouch talaga, be. Very heartwarming yung experience. And right after that, nagmadali talaga ako dahil naghahabol ako ng oras para mahabol ko yung tour ko sa loob ng Vatican City. Sa loob ng Vatican City ay merong 54 galleries at merong 7,000 items of paintings, sculptures, and different kinds of artwork. This is the pine cone courtyard. At itong itatawag nila na Pine Cone Courtyard dahil yung pine cone daw ay nagsisimbolize ng fertility. Ito naman ba yung obra ni Arnaldo Pomodoro na nangangahulugan ng Earth Within Heaven. Ayan ba yung spear na ginawa ni Arnaldo Pomodoro symbolizes Earth Within Heaven. Ang tour na ito be sa loob ng Vatican City para makita yung museums and yung Sistine Chapel ay nagkakahalaga ng 1,600 pesos. And nagtatagal yun ng mga 2 to 3 hours at sobrang bilis lang be ng oras na yon kasi maraming tao. So maglalakad kami, papakita sa amin yung lugar, sasabihin yung ano yung mga lugar, ano ito, ano yung ganyan. Kaya wala talagang time para makapag-vlog dahil syempre gusto ko namang makapag-focus dito at may experience talaga yung tour sa loob ng Vatican City. Pagpasok namin dito be, sobrang nakakamangha talaga. Iba pa rin kasi yung feeling be na nakapasok ako sa loob ng Vatican City. So sa akin pa lang be, parang nararamdaman ko yung excitement, yung nangingilabot ako, yung happiness, lahat be. Tapos ninanamnam ko talaga lahat ng mga nakikita ko. Ito naman be yung ilan sa mga obra na nagde-depict ng mga Greek mythology. Ayan o, oh. Ito yung pinugutan na ulo. Nakalimutan ko na kasi yun to. or Greek mythology ata to eh, Roman. Kasi sa Rome tayo, di ba? Ito yon. Basta ang gagwapo nila. Ito naman be, mga scarpa gusto o mga casket ng mga namatay na sinaunang tao. The bigger, ibig sabihin mas prominente, mas mayaman, mas malaki yung posisyon sa government system nila. Ayan o, di ba? Grabe yung
design ng kanilang mga kabaong noon ang lalaki. Hindi lang pang single, parang pang buong pamilya, sobrang dami. And meron silang mga nilalagay na story kung paano namatay kadalasan yung nasa loob nung sarcophagus. Ito naman be is malaking bathtub na merong si Zeus ata ito. Hindi ako sure na nakalimutan ko na kasi medyo syempre pag nagbabiyahe, nalulutang-lutang din. Pero sobrang amazing. Ito naman be is parang museum siya ng mga estatwa ng mga hayop. Mahirap din talaga mag-vlog sa itong lugar kasi una ako lang mag-isa and pangalawa kailangan kong makinig at humabol sa aking tour guide dahil kung hindi maiiwan nila ako. Wow! Sobrang amazing talaga be nung mga galleries na pinuntahan namin. Ito naman be yung Sala Rotonda. Ayan, paikot kami dito. Actually ang rule dito kailangan walang hihinto. Kaso may mga ilang tour guide din na humihinto. Oo. Yung ticket ko is escape the line, so hindi ko na kailangan maghintay pa. And be, kung pupunta kayo, make sure yun yung gagawin ninyo kasi mauubos yung oras ninyo kakahintay dahil sobrang haba ng pila. Sobrang nakaka-amaze lang talaga be makita live in person itong mga artworks na kinolek nila sa buong mundo. Ito be is mga paintings sa ceiling. Yung iba dito be is mga ang pogi. Siyempre, nakita natin eh. Oo, ito naman mga angels. At ito naman is parang nangahulugan siya ng fertility. Ito yung mga lumang paintings ng Santo Papa. Isa pang another pogi. Honestly, hindi ko alam kung nagugustuhan ninyo yung mga vlog sa loob ng mga museum. Pero be, please comment down and let me know kung nagugustuhan nyo ba o hindi. Ito naman be yung ilan sa mga tapestry art o mga binurda sa tela. And yung sa kisame na yan be, mga painting yan be gawa sa fresco or watercolor. Hindi yan totoong carved na kahoy. Wow! Grabe be, yung sobrang pagka-intricate ng kanilang ceiling art. Ito, unti-unti na tayo naglalakad papalapit sa Sistine Chapel. Pero sa loob ng Sistine Chapel be kasi hindi ko na siya maipapakita sa inyo dahil bawal mag-video dun sa loob. At pwede raw i-copyright yung mga pictures or anything mula doon sa loob ng Sistine Chapel. Parang sobrang strict nila when it comes to it. And sa loob ng Sistine Chapel din be, dahil chapel nga yun, bawal din talaga yung mag-ingay. Kailangan tahimik lang. And syempre dahil itong Vatican is hindi lang basta museum, kailangan natin mag-video lang, tumahimik, hayaan natin magsalita lang yung mga tour guide, at syempre sumunod sa direksyon nila. Thank you.
Wow, be. Alam mo yung umorder ako dito. Na kung ano yung in-order ng mga nasa likod ko na. Ng mga kano. Sobrang sarap. It's called pasta linguine. Be, hindi ko alam kung ano yung pasta linguine na in-order ko eh. Wow. Sobrang sarap. In-offer nila sa akin to, wheat, lobster. Pero sabi ko, wag na. Baka basmahan. This was so good. Can I also the salt and pepper? Salt and pepper, yes. Nahinginig ako ba sa gutom, be? Patawarin niyo ako guys, sobrang tamad ko na, kakainin ko na yung buong hipon. Dahil medyo matabang siya, ano? We bought a lot of things. Forensics. Yeah, we gotta go up there next time we come back. I wanna go up there. Excuse me, Carlo. Your eyes like a big pizza pie. That's wag kang magwala. Tae lang, wag magwawala. Teka, be, bago matapos itong video na to, wag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candy A sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Wag mong kalimutang i-click yung notification bell para notified sa lahat ng aking uploads. Oh, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit anong video gusto mo. Yala, bye-bye.